Kamusta mga Brad? Narinig nyo na ba ang lugar na Biringan? Marahil ang ilan sa atin ay makakasagot ng oo. Pero napuntaan mo na ba? Gugustuhin mo kaya? Halika at tuklasin natin ang hiwaga ng Biringan City. Kung bago ka lang sa aking channel, huwag kalimutang i-click ang subscribe button at notification bell para updated ka sa mga video at trivia na gaya nito. Let's go! Naniniwala ka ba na mayroong ibang mundo? Ito ang ideya na hindi lamang ang mundo ang mayroong nabubuhay na nilalang sa universe, kundi meron ding ibang nilikha bagamat hindi pa natin ito natutuklasan. Sakaling totoo ito, posible kaya na mayroong lagusan o portal patungo sa ibang mundo? Sinasabi na ang lugar na ito ay hindi basta na lamang nakikita. At kahit na walang konkretong pruweba ay pinaniniwalaan pa rin ng mga tao ang lugar. Lulubog lilitaw umano ang lugar na ito na sinasabing daan ng mga pinagpalang nilalang upang makarating sa ibang mundo. Ang Biringan ay waray na salita na ang kahulugan ay hanapan ng mga taong nawawala. Ayon sa alamat, ang Biringan ay matatagpuan sa lalawigan ng Samar kung saan nasasakupan ang buong isla nito. Sa iba pang mga kwento ng matatanda sa Samar, ang Biringan ay tirahan ng mga engkanto, isang napakayaman na lugar at syudad na may mataas na antas ng pamumuhay. Nahati ang uri ng mga nilalang sa Biringan sa mabuti at masama. Sa buong probinsya ng Samar ay mayroon lamang 7 portal o lagusan patungo sa nasabing lugar kung saan mga piling tao lamang ang nakakaalam nito. May ilang mga residente sa Samar na nakaranas ng sapi o exorcism. Senyalis na isang nilalang mula sa Biringan ang sumapi sa tao na pamamaraan nila upang dalhin ang katauhan at espiritu ng individual sa Biringan City. Sa mga kwentong waray, may 3 rason kung bakit nangunguha ng tao ang mga taga-Biringan. Maaring dahil sa kinikilusan nilang kapaligiran, maaring ding nagustuhan ka nila, at maaaring naawa sila sa iyo. Ang kwento ng Biringan ay ilan lamang sa mga kwento ng kababalaghan na puno ng misteryo. Ito ay kwento ng isang syudad na nakakamangha at kahanga-hanga, pero hindi lahat ay nakakakita. Biringan City ang tawag dito. Sinasabing ito ay nasa kalagitnaan lamang ng Gandara, Tarangnan at Pagsanhan, Northern Samar. Sapit ng gabi, mag-ingat-ingat ka. Maging mapagmatsyag sa paligid, baka ikaw ay naliligaw na papunta sa Biringan. Maganda sa Biringan, may matataas na gusali na ang ilan ay elegante ang pagkakatayo na halos maihahanay mo sa mga maunlad na syudad sa ating mundo. Naggaganda ang mga ilaw at makabagong mga kagamitan. Pero ang mga nakatira dito ay di umano mga engkanto at kanilang mga anak mula sa tao. Madalas umano itong nakikita kapag walang liwanag ang buwan. Wala man sa mga mapa at listahan ng World Atlas, mayroong mga nagsasabi na nakikita ito sa infrared at ultraviolet satellite mapping photography ang Biringan. Ayon sa mga kwento, ang Biringan ang bayan ng mga engkanto at mga katulad nilang nilalang. Ang mga engkanto ay may kapangyarihan umano na magpalit ng anyo at maaari ring magmukhang tao, pero walang guhit sa pagitan ng ilong at bibig. Isa ito sa mga lumang kwento na naugnay sa Biringan City. Taong 1983, si Carolina ay nag-aral sa Maynila. Kung titingnan mo si Carolina, mapapansin mo ang angkin nitong kagandahan at katalinuhan. Bukod sa napakaganda at napakatalino nito, napakayaman din ito. Isa sa mga naging kaibigan ni Carolina ang naglahad ng kwentong ito at itago natin sa pangalang Socorro. Patapos na ang semester nang inimbitahan ni Carolina ang kanyang mga kaibigan. Tinanong nito kung taga saan si Carolina at nasabi nga nito na siya ay taga Biringan, Samar. Mayaman si Carolina
Kaya sagot na din niya ang pamasahe papunta at pabalik ng Maynila. Gayunpaman, hindi nakasama si Socorro dahil hindi ito pinayagan. Matapos makapunta sa biringan si Carolina at ang tatlo pa nitong kaklase, wala nang narinig pang balita sa kanila. Masugid na hinanap ang mga ito sa Samar. Namangha sila nang malamang walang syudad na nagngangalang biringan dito. Ilang taon ang lumipas, isa sa kapatid ng mga nawala ay nanaginip na sinasabi umano nito na siya ay nasa biringan na at masaya na siya dito kasama si Carolina. Ganon din ang sinasabi ng sulat na natanggap naman ng isa sa pamilya ng mga kasama ni Carolina at ikinuwento na ang biringan ay napakalaking syudad at may anak na siya. Napangasawa niya ang pinakamayamang engkanto sa biringan. Simula nun, mas lumakas pa yung mga kwento-kwento about sa Lost City. Kwento ng isang taga-Samar, nakakawalo sa isang buwan na may napapadpad na mga delivery man na nagtatanong sa kanila kung asan daw yung lugar ng Biringan City. Kasi raw, may nag-order daw sa kanila mga furnitures, sasakyan, sako-sakong semento at marami pa na galing ibang bansa pa yung iba. Yung iba naman galing Manila o Cebu. Nasa headlines din daw noong 1980s na ang Pilipinas ay one of the richest country because of the enchanted lady called Carolina. May mga ulat mula sa Japanese company na nagpapakita ng maliliwanag na lupain sa sinasabing lugar ng biringan. Kaya inakala nila na ito ay hitik at sagana sa deposito ng ginto at uranium. Dali-dalian silang nagtayo ng worksite sa bayan ng San George, ngunit maraming mga di inaasahang aksidente at pangyayari ang nagaganap dito. At isa ito sa nagiging rason kung bakit nahinto ang proyekto. May isang cargo ship na may dala-dalang appliances at materials na i-deliver daw sa Biringan City. As requested by the client, gabi nila i-deliver ang mga ito. Namangha sila sa kanilang nakita dahil talaga namang napakaliwanag ng syudad na ito. Puno ng mga mansyon at naggagandahang kalsada. Pagkagising ng mga sakay ng barko, mas nagulat sila nang makita nilang mga malalaking puno na lang ang kaharap nila. May ilang mga natala na nakapunta dito gaya ng mga driver at ang kwento nila, sila ay nililigaw ng mga engkanto papunta dito. At pag bumalik na ang kanilang ulirat, namamanghan na lang sila sa kanilang nakikita. May mga mangingisda din na nagsasabi na kung minsan ay kulang ang kanilang huli. Namamalayan na lang nila na napupunta sila sa isang tahimik na karagatan at madami na ang huli at sa gustuhan nilang makahuli ng sagana, di nila namamalayan na nasa lugar na sila ng biringan. Ang ilan ay mga businessman or dealers. Siyempre pag dealer ay iahatid ang mga order o produkto sa biringan. Minsan ang naitala na mayroong mayamang tao sa Pilipinas na umuorder ng mga mamahaling gamit sa iba't ibang bansa at pinapadeliver sa biringan. Mahigpit na ipinagbabawal banggitin ang pangalang biringan sa Samar. Bakit? Dahil maaari kang kunin ng syudad. At kapag nasa biringan ka na raw, magdasal ka hanggat kaya mo dahil ibig sabihin nito, ikaw ay sinasaktian na. Kailangan mong labanan. Merong isang kwento tungkol sa isang bus na bumabiyahe na kinakailangan huminto dahil masyadong madilim ang daanan. Nang magising ang mga pasahero ay nasa gitna na sila ng mga kawayan. Walang kalsada sa lugar kaya nagtataka sila kung paano sila nakapunta roon. Meron ding kwento tungkol sa dalawang lalaki na nakasakay sa isang motorsiklo na bumiyahe ng gabi mula sa Western Samar patungong Eastern Samar. Wala na umanong ibang bumabiyahe sa lugar at wala ring ibang maririnig sa kalsada
kundi ang ingay ng kanilang motorsiklo at huni ng mga insekto. Pero pagliko nila sa pakurbang daan na kalsada ay nagulat sila dahil sa ingay ng mga sasakyan. Kaso wala naman silang makitang sasakyan pero malinaw na malinaw sa kanilang dalawa ang ingay ng mga ito. Ayon sa kanilang paglalarawan, para umanong may invisible na mga sasakyan na nagdaraan sa kalsada. Tapos merong pang kwento tungkol sa tao na kinukuha ng mga taga-Biringan para maging asawa nila. Nawawala umano ang mga ito at napupunta sa Biringan upang maging asawa nila. Oo, nawawala nga sila at napupunta sa Biringan pero naiiwan ang mga katawang tao nito. Para bang nakomatos ang tao at ang kanyang kaluluwa ay napunta na sa Biringan upang maging asawa ng supernatural being doon. Meron pang isang kwento tungkol sa isang magandang babae sa Catbalogan City na iwalay sa asawa at mayroong tatlong anak noong dekada 70. Isang araw ay naaksidente umano ang kanyang sinasakyang kotse na nagresulta sa kanyang pagkasawi. Pero hanggang ngayon marami pa rin nagpapatunay na nakikita nila ang babae sa lugar. Merong nagsasabi na siya na ang reyna ng mga engkanto. Dito nagsimula ang ideya na mayroong kalahating tao at kalahating engkanto. Hanggang ngayon, ang syudad ng Biringan ay patuloy pa rin mahiwaga. Ito kaya ay daan papunta sa ibang mundo? May mga nagsasabi na ang Agartha raw at ang Lost City of Biringan ay iisa lamang dahil sa pagkakahuwig ng description nito. Kaso, ang Agartha naman kasi ay matatagpuan di umano sa loob ng ating mundo mula sa lagusan sa North at South Pole. Samantalang ang Biringan ay nasa summer lang. Para sa mga waray, walang masama kung magbigay ng respeto sa paniniwala sa mundong nakikita at hindi nakikita. Nagustuhan mo ba ang kwentong ito? I-click lang ang like button at i-share ang video na ito. Mag-iwan lang ng komento kung nais mo makarating sa Biringan para makipag-meet and greet kay Carolina. Maraming salamat. Hanggang sa muli!